ng pagkatalo. Oo, aaminin ko ang inyong lingkod ay napayo ko. Subalit, hindi napasuko. Sa kanyang unang araw bilang mayor, nabatid na natin na ang iginagalang na Linabel Ruth Villarica ay isang leader na hindi umuurong sa mga hamon at inaako ang kanyang mga responsibilidad. Tanggalin niyo to, huwag niyo natanggalin, kakarga ko to. Pinagtitibay niya ang batas. Itong beses na pinangunahan ni Mayor Elvie ang road clearing operations sa pakikipag-ugnayan sa mga punong barangay. Nagsisilbing huwaran sa kagawaran. At nagbubukas ng pagkakataon para hindi napag-iwanan ang may kawayan sa mahalagang proyekto ng national government. Ang kanyang pangarap para sa may kawayan ay maging highly urbanized green city. Ay, Diyos ko, hindi naman malalim. Presentable sa mga bisita natin. Lahat po, from ground floor to third floor po ito, buong building. Hindi lang po dahil sa repainting itong old city hall, kundi ilalagay na po natin ang roofing system. Ano bang gagawin nyo rito pagdating ng lilipat na kayo sa bagong city hall? Eskwelahan po. Sabi, yes, justified yung ginagawa mo. At least prepared na. Maganda rin dadata ng mga sadyante. Kaya tuloy-tuloy ang mga big-ticket infrastructure projects. At habang isinasagawa ang rehabilitasyon ng mga kalye at drainage, nakapila na din ang isang engineering solution para mapigilan na ang pagbaha sa poblasyon. Actually, konting ulan lang nagkakatubig dito eh. Wala kasing sumasalo ng tubig. Itong catch basin na po, ang exact location nito, nasa barangay Poblasyon. Ang sukat ng catch basin na ito is approximately 7.5 meters sa haba, 3.5 ang width, and 4.5 ang halim. Katumbas ng halos 600 drum na tubig ang kaya ipasok dito. Merong seat pile to para madaanan ang sasakyan. Kahit mabigyan ang sasakyan, makakadaan pa rin nang walang problema. First time po mangyayari sa Megawayan, ito ang pinaka tingin kong magandang solusyon. Na hindi natin pipigilin yung tubig, dapat may punta ng tubig, then iyakon mo papunta sa'yo. Kailangan may green spaces sa ating siyudad. Kaya panalo ang May Kawayan na magkaroon tayo ng Bamboo Forest. Taglay ng ating pangalang May Kawayan. Hindi ba tama? Sa kanyang ipinahayag na mga hangarin sa kanyang unang araw bilang mayor, on track na ang panunumbalik ng May Kawayan na sentro ng kalidad ng edukasyon. You need to tap the tap sensor and then it will raise its hand for as a signal to stop the cars nearby. And then it will move forward to guide the people along the way. Having a robo-enforcer can help to the pedestrians to cross the road. Pero ang malinaw na indikasyon na on track na nga ang City Government of May Kawayan
Para makamit nito ang pagbabago, ay nang umabot ito sa National Validation para sa Seal of Good Local Governance ng DILG. As for the social protection, it's a clean data. So far, there is no additional data. So, we know during the regional validation, they have inspected already, they inspected already the MRF. But personally, we also met their mayor. And again, we commend. Mahalin natin ang may kawayan ng tapat sa pamamagitan ng paglilingkod na walang kapalit o pansariling pakinabang. Unawain natin ang mga sinasabi ko. Ang tawag natin sa amin yan, pag-amin niya ang tawag doon, Tite. Okay. Magpapakasahan sa kayo, anak natin. Ayaw mo napakasalan. Nagkaroon ng sigasig at inisyatiba para dalhin ang serbisyo sa mga tao kung nasaan sila. Sa kauna-una ang pagkakataon, nagbara-barangay ang Civil Registry Office para sa libreng birth registration. Nakita po ng ating mayor, karamihan sa nag-aaral sa daycare center natin, walang birth certificate. Sa senior citizen office po, karamihan po na nag-a-apply ng ID sa kanila para po mga diskwento para sa mga senior citizen, wala rin po silang birth certificate. Kaya nung nalaman po ito sa kalaman nating mayor, eto ang pagkakataon. May ibaba po ang servisyo ng civil registrar sa bawat barangay ng may kawayan para sa pangangailangan po ng mga kabataan ito, ganun na rin po ng mga katandaan na wala pang rehistro. Nagtungo naman ang City Legal Office sa Bureau of Jail Management and Penology Facility ng may kawayan. Kasama ang mga kasapi ng Integrated Bar of the Philippines at GAT Marcelo H. Del Pilar Bulacan Chapter para turuan ang mga inmates at magkaroon sila ng one-on-one legal counseling. Kaya nga po si Mayor, si Warden, may mga programa sila na ganito para yung iba naman po sa atin, mga first-timer, first-time offender, halip na nandito kayo, dapat ay nauukol nyo sa mas mahalagang paghahanap buhay o kaya sa pag-aalaga nyo yung pamilya, yung pamamalagi nyo sa jail. No? Patuloy na naging bukas ang ating puso sa pagtulong sa mga nangangailangan. Naging buo ang suporta natin sa paglaganap ng trabaho at kabuhayan. Sa kauna-unahang pagkakataon, naipatupad na din ng Joint Inspection Team ang tax mapping ng mga business establishments sa may kawayan. Para sa kaayusan ng lungsod, pinagpatuloy natin ang mabuting na simulan para maayos ang operasyon ng mga TODA. Patuloy tayo sa equipping ng mga enforcers
at pagbibigay ng naaangkop na training. Ano ba ang objective niya? Transparency. Sabi ng transparency, wala tayong kinatago. Ha? Kasi yung ating trabaho, malapit sa temptation at malapit sa pagpula ng mga mamamayan na pinagsisilbihan natin. At karangalan nating napili tayong host ng Second Provincial Advisory Council Summit ng Bulacan Police Provincial Office para itaguyod ang partisipasyon ng mamamayan. Sa mga isyu ng kalusugan, naging listo din tayo sa pagpuksaan ng dengue. Sa huli, taga-ilog ang mga taga-Maykawayan. Sa pag-angat ng kalidad ng ating mga katubigan, tayo din ang makikinabang. Layunin ni Mayor Elvy na ang bawat barangay ay may MRF na tinatangkilik ng mga pamilya. Ang basurang ibinubukod, hindi na nakakarating sa ilog. Bukas po tayo sa paggunita sa pamana ni Amang Francisco. Ito ay pagpaparaya ng sarili. At pagrespeto sa kalikasan ay ipapasa natin sa ating mga anak. Sa Suguran Festival, pinapakita sa atin na sa halip na tayo paikot-ikot sa pakikipagtunggali. Pwede naman tayong mabuklod sa pagpapakumbaba. Sa ating tatahaking landas, magkakaroon ng pagsasakripisyo. Pero huwag tayong manawa sa paggawa ng mabuti. At tiyak na may selebrasyon. Magpunyagi tayo hanggang sa may magandang buhay sa Maykawayan.